Mga boss, dito tayo ngayon sa pwedingan ng mga panglaban natin. Papakita ko sa inyo yung mga nakasalang na ibon. Ilang tayo ulit ng kapag video dahil medyo busy tayo. Ito yung mga nasa likod natin, yan yung mga breeder natin na gagamitin pang saw. May ilan pa tayong nakasalang na ibon. Kaya papasilip ko sa inyo lahat, mga boss. Mayroon pa rin tayong mga nakasalang doon sa taas, yung mga nanalo natin, ginagawa natin breeder, tapos binababa natin yung ilog, pinapayaya natin para hindi ma-stress yung mga panglaban natin, dahil mas maganda pag mayaya po kayo para hindi ma-stress yung mga ibon ninyo. Papakita ko sa inyo yung mga nakasalang, mga boss. Ito yung naka-pair natin, Red Devil version 1 tong lalaki, tapos na cross kay bulag. May anak na rin siya, may isa ng itlog. Second clutch. Ito rin, mga banding broke, tapos crack pick dito. May isang napisa. Natuyuan yung isa. Sabihin nito, hindi maganda yung pagkakuan dito. Pagkalabas ng ina, kaya pag hindi lumabas, ibig sabihin sa akin ay may ina. Tulad nito, hindi nakalabas. Pero itong isa healthy. First clutch pa lang yan. Ito, first clutch din. Repeat breeding. Yan si Super BDB. Cross kay Mariposa. Kung dalawang to nang bigyan sa akin ng overall. Ito yung lap champion ko ng Matnog Sorsogon, ng anak nila. Ito yung sabay sila ni 50 yung anak nila. Tapos 5 months winner ko na sa South yung anak nila. Kaya repeat breeding tayo. Ito, ganyan. Condition na condition yung matanda natin. Ito naman si Fantastic, tapos naka-cross kay Raymond. Diretso sa lang kasi palukon na rin sila. Last breed na rin to sa kanilang pair. Ito condition na condition pa. Pero itong mga to pagkatapos nila, break na. Para magpagpahinga, next season na naman. So, talong beses lang po ako kumagamit ng breeder sa isang taon, tapos puro payaya po ang ginagawa. Dahil hindi ko nilalaspag ang breeder. Pag nilaspag niyo ang breeder, wala din magandang ibibigay. Ito naman si yung matanda natin, si Crack Pit ito. Nakakross sa Taiwanese bird. Yan, batang pinasawa natin. Napasin niyo ang pugad nila, tuyong tuyo yan. Ito naman yung nag-alin summer natin, naka-cross dito sa off-color. Ito, konto. Anak din ng ibon ko itong off-color na to. Crack pit ito rin to. Ito yung anak nila, parang opal. Ito, may isang itlog na. Last breed na rin yan, second clutch. Ito din yung Cockman, tapos Crack Pit dito, banding bro. May ilog na rin. Ito naman, yung igayap natin, ito naka-cross kay Taipe. Yan, ang breed champion. Second clutch na rin, tolas na rin. Tapos ito, si Red Devil, tapos Black Devil. Nakapaya itlog nilang una. Ito makinis. Dapat ganito pag nag-breed kayo, makinis yung ibon. Si pinaka number one talaga yung kondisyon ng breeder pag nag-breed kayo. Ito naman, subok lang to. Anang itlog tong matanda. Matanda na rin tong pula. Nakakross sa Benito Goke. Ito naman si Paul George, yung champion natin North and South. Nakakross anak ni Gohan. Crack pit ito. Tapos ang nanay nito yung ate ni Red Devil, si Tisai.
Yung may mga kapatid to na nailabas ko kay Sir Kim Dasig tapos kay Christian Amay. Ito yung ate ng mga nakuha nyo sa akin mga boss. Last breed nito ay yung inisawa ko kay Mariposa nung si Paul George, tapos kinang ko dito, pinaris ko ulit dito sa babae na bata. Ito naman yung kak dito, Paul Brothers ng lap, yung solo clock, solo D bird, young bird ng Masbate. Itong chicard na to galing kay Sir Gopitong Cordapio. O yung mga anak nila, naka-cross sa crack 52. Naman o, banding brook, yung babae. Crack 52 yung lalaki. Naman, ansungong yung lalaki. Cross naman sa crack 52, banding brook yung babae. May anak na rin. Ito yung producer natin, si Goku. Cross sa Garuda. Ito yung kanila. Hindi na mamasa yung mga iputan. Kasi pag namasayan, wala. May problema yung breeder. Ito, matanda na to, 2017. Ito ang tatay ni Gohan, tapos Angel. Palugon na rin. Buti ng itlog na bago maglugon. Kaya pwede pang ituloy. Kapag magsasalang kayo, dapat hindi palugon. Ito, tapos na ng ilog, kaya pwede pang ituloy. Pero pag pasalang pa lang kayo, tapos lugon, huwag yun ang gamitin yung ibon. Sayang lang. Ito yung mga unang palabas natin sa mga breeder na to. Yung mga may itlog. Ito yung mga inakay nila. Sabay-sabay ko, binreed. Kaya sabay-sabay din ang akyat. Ito, napaka-healthy. Nung nga pala, 5 days muna sila dito bago ko yat-kyat para masanay silang pagbalyahan dito. Hindi pwedeng pagka wala iakyat agad kasi maninibago dun sa kabila, sa taas, lalo maramig. Ito ang gandang mga ibon. Sana hindi tayo mapitikan gaano. Hindi naman mawawala yung pagkapitik. Ito, kak pang ilog galing kay Sir Ace tong kak. Tapos yun, crack 52 to. Si Volta, producer. Naman yung mga ayaya natin. Ito, mga sipag to. Ito yung mga ginagamit natin ayaya para makatipid tayo sa oras. Ito. Pano to, pangatlo. Pangatlong yaya na niya. Napakasipag nito magsubo. Tapos ito rin, yaya din po nito. Kung anong pinapakain natin sa breeder, ganun din sa yaya. Kaya wala naman pagkakaiba para sa akin. Ang pagkakaiba lang kapag nalit yung pag, yung mga payaya ko, mga healthy. Pag nalit yung pag lipat yun ng itlog, pwedeng masayang. Pwedeng iwanan yung, dapat maula lang ng at least 2 araw o kaya 3 araw. Huwag nyo nang isasagat 1 linggo kasi pwede nilang iwanan yung itlog kapag araw na nagpisaan, hindi pa mumipisa. Mas maganda ang mga yaya talaga mga boss. Ito naman yung tong pula, kapatid ni Red Devil version 2 Garuda X Red Devil pull. Nabili ito sa akin nung bata. Tapos yung bubili nito pumunta ng ibang bansa, binaibak ko. Kak, panglaban to ng PCPA. Nung pinag-championan ng kapatid nito, doon ko din sana ilalaban to. Aso nabili ito. Tapos ito naman, Paul Bros ni Bulldozer. Pang alpha rin to. Tapos RMC OLR, kaso nakursunada ng tropa, inabinta natin. Pero ngayon, nabaybak ko. Panggamit na, pang breeder na. Ito mga panglaban ko sana to, inabinta natin sa tropa. Hindi tayo makatanggi. Ito, condition na. Kapatid yan ni Bulldozer. Itong ang kinis na. Mga naghanap ng pula. Ito yung kapatid ng champion natin.
Kuya Kiat, sinasanay ko munang kumain dito ng mga ganitong breeder mix para pag akyat doon, kaya nila may pagbalyaan. Pag akyat mo to agad, hindi to kakain sa taas hanggang may stress. Ipapakita ko sa inyo mga ginagamit kong vitamins mga boss pag araw ng breeding. Ito yung ginagamit ko bago magsalang hanggang inakay. Talong beses isang linggo, sariling gawa, Astro Capsule. Marami na rin nakasubok nito. Tapos ito, dati essential ang gamit ko. Nagpalit ako, medyo mahal nga lang kasi ito kompleto. Ito na dating ginamit ko na nagpa-uwi ako ng Batanes. Probiotic, multivitamins, amino acid, electrolytes, protolite. Ito hindi tayo sponsor nito. Ito medyo may kamahalan, pero kompleto na. Ito may indication niya. Yung ginagamit ko rin sa manok, kaya ginamit ko rin sa ibon. Ngayon ko lang ulit nakita sa Shopee, mayroon na naman pala. Kaya ito na, matagal ko itong ginamit noon. Ito yung mga nagpanalo sa akin na electrolytes. Dati-dati kasi ang hirap hanapin ng glucose, kaya dito ako bumagsak. Pero ito maganda performance ng ibon. Tapos ito, 2 weeks bago magsalang dapat bugbog dito. Yung masala pag matanda, dapat dito ang bibigyan nyo pag vitamins. Tapos pag may inakay na, ito naman, multivitamins, iron bed pag may inakay na. Ito kahit walang sakit, tuwing Lunis, nagbibigay ako sa tubig nila dito sa breeder. Importante ito sa breeder. Kasi dito yung malakas na panunaw. Tapos ito naman, doon sa ang hirap mag-fertile. Yung matanda, ginagamitan ko na rin ito kahit nagpe-fertile pa para matulungan natin yung fertility. Lalo producer yung ibon natin. Iwasan nyo lang gumamit ng antibiotic sa breeder. Hindi kayong gumamit tuwing araw ng Lunes ng mga alternate nyo sa antibiotic. Like bawang, pwede yun. Dalang beses lang, sa isang buwan ako magamit ng bawang pag breeder. So, napaka-kwan nila. Yan, naarawan yung breedingan natin dito. Ay, matanda oh, healthy pa. Ito naman yung producer natin ng champion ng matnok. Ipipir ko ulit. Sakak, walang problema sakak. Kahit i-breed nyo lang i-breed, huwag nyo lang pagsusubuin, pwede. Pero sa babae, talong beses hanggang apat na beses lang. Sa isang taon ako gumagamit, tapos pinapayaya ko pa. Kasi sayang, sayang yung babae, lalo pag nag-producer, ilog ng ilog yun, kawawa din. Hanggang sa muli mga boss. Panglaban ng SDR magiging anak. RCG bird, BGQ bird. First clock. Lali speed niya. 1106. Nice. Okay pa. Tingnan lang. Taas pa niya. Overfly na. May siya tumukod. Lugon na lugon pa. Lugon si Angel. Wala, hindi tumukod. From San Andres. Fourth lap.
Paris niya of color. Galing ng San Andres. One 1 0 6. O, yung pangalawang paklak natin, magkasunod lang sila, yung batang bata, puro sila bata yung panglaban natin. Si Kirara, hindi rin tumukod, hard race. Well, mga boss, at shout out natin yung mga tropa din natin, ng mga subscriber natin. Magandang araw sa inyo mga boss. Maganda din pauwi natin kahapon, 2 of 2 tayo doon sa dalawang natitirang bala natin na lugon. Nag-clock naman sila kahit papano, maganda pa speed. San Andres, Quezon kami kahapon yung PPC. Shout out kay Bisitero Love. Ito yung simula hanggang ngayon nasa channel pa natin at tropa din natin. Shout out din kay Doc Swings TV. Maraming salamat mga boss sa panonood. Shout out Jensen Moreira. Villaganas Love TV, shout out din sir. Edmar Love 320 Love TV. Araw na ang lolis ngayon kaya pahinga. Pahinga mga ibon, mamaya paligo na rin sila para makarecover. Marker Wine Tabonda, shout out sa'yo sir. George Bartolay. David Isikil ng mga tarub, shout out sa'yo sir. From Pangasinan to Ann Quinto. Ito laging nakapanood si Sir Mark Sampaga ng Angeles. Shout out din kay Sir Christian Amay. At ang makisig na taga Kapi si Sir Ken Dasig. Shout out sa'yo sir. Sir John Mihia ng Malindong Binmaloy. Biluan Quinto Mihia Family. Antifax 2-3 Overfly Look Sir Alexander Antonio. Don Polo, Don Polo Biluf TV. Kian Justin De Bella, shout out. Pascual Family Love from California, Sir Jason Abay. Boss Richard Gomez, Boss Arnel Baristeros, Boss Matt Jan Capua, Boss Joel Lambot, Pari Alin Piralta, Matim Patayak, Pari Wilmer Velasquez. Shout out din kay Sir Gary Loaf, Kaloy Loaf TV, Rich Inakay, Paring Rich, Jerry Kayabyab, Ma'am Mika Galang, Leo Istasyo, Pari Rich Inakay. Ilang araw na lang, pipisa na rin yung mapupunta sa'yo, yung na panalo na mo sa auction na ibon. Bakabang na lang Paring Rich. Ngurat sa mga panalo mo, pakalupit. Ay mga nagtatanong kung may mga available ibon mo, totally tayo mga available panglaban. Pero pag maglo-love visit kayo, basta kayang ibigay kung alin yung maraming bala ko sa isang club, pwede ako magbawas. Maliban lang dun sa mga 120 disco kasi kukunti na, tatalo na lang ata na titira. Yung mga napagpilian na kahit papano may mapanglararo pa tayo sa mga alpha band naman natin na pang north, wala na din ako may labas kasi kukunti na rin. Sa 10 na yung natitira dahil hindi din ako naggawa ng marami. Ang nakarami sa akin yung mga fly away. Pero itong mga pangsot ko na bagong breed mga inakay, pwede ko pa yung ilabasan habang hindi ko pa natuturuan. Gawa ng lilipad din ako ng loaf kaya hindi ko pa naturuan yung mga pangsot. Lahat naman yun magkakapatid ng mga champion ko, tapos anak na mga producer. Mga solid na ginawa ko rin, banded na mga pang south, banded na mga DHPC, tapos PFRPC yung mga panglabas dito sa alpha, ako kundi pa nagawa kong alpha. Maraming salamat mga boss sa laging pagtangkilik.
at pag nunood ng ating mga vlog, kahit medyo busy, wala, singit-singit lang.